kasabay nga po ng pagkatalo ng Golden State Warriors kontra sa Orlando Magic ay may tinamo rin naman nga pong injury ang kanilang player na si Jordan Poole. Yan nga ang ating unang storya na pag-uusapan dito. Nasasamahan ko na rin ang balitang pinagbayad nga po ng milyones si Draymond Green at ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers sa kanilang bagong head coach na si Quinn Snyder. Kaya tara, halina't simulan natin to. Nahihirapan nga talaga ngayon ng Golden State Warriors na manalo sa kanilang mga nakalipas na laban matapos magtamo ng injury ang kanilang superstar na si Stephen Curry. Sa katunayan, meron rin nga sila ngayong kasalukuyang 3-game losing streak kasunod ng pagkatalo nila ngayong araw kontra sa Orlando Magic. Nag-i-struggle pa rin naman nga ngayon ang ilan sa kanilang mga superstar na sina Klay Thompson, Draymond Green at si Andrew Wiggins. Maganda na rin naman nga sana ang ipinapakitang laruan ngayon ni Jordan Poole, ngunit hindi nga sapat ang kanyang itinatalang puntos para mabuhat ang kanilang kupunan. Isa pa, meron rin naman nga ang isang senaryo sa kanilang naging laro kontra sa Orlando Magic kung saan muntikan pa nga siyang magtamo rin ng injury sa kanyang tuhod mula nang tumama ito sa isa sa mga manlalaro ng kanilang kalaban sa second quarter. Kaya marami nga sa kanilang mga fans ang bigla na lamang nangamba sa kanyang kalagayan gayong hindi nga nila kakayanin pa na mawala ng isang mahalagang manlalaro na gumagawa ng kanilang opensa. Ngunit sa kabutihang palad naman nga po ay natapos rin naman niya kahit papano ang kanilang game nang walang iniindang injury. Samantala, gayong napag-usapan na rin naman nga natin ang kupunan ng Golden State Warriors ay pumasok naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan dito sa balitang pinagbayad nga po ng milyon ng NBA si Draymond Green. Dahil nga po sa nahihirapan na ang kanilang team na manalo sa kanilang mga nakalipas na laban ay hindi na rin naman nga nito napipigilan pa ang kanyang emosyon sa loob ng court. Kaya meron nga siyang mga ginagawang hindi kaaya-aya sa kanilang mga laro, gaya na lamang nga po ng pagsalitaan niya ng masasama ang isa sa mga referee na nangangasiwa sa kanilang game noong nakarang araw kontra sa San Antonio Spurs. Naibalita ko na nga po sa inyo noon pa man na nakarang araw na nabigyan nga dito ng dalawang technical foul si Draymond Green matapos siyang makipag-initan sa mga officials. Kaya maaga nga siya ditong napatalsik, pero bago man nga po umalis si Draymond Green sa loob ng court ay may mga binitawan muna nga po siyang mga pinagbabawal na salita na hindi rin naman nga po pinalagpas pa ng liga. Ayon nga sa ibinalita ngayon, pinagmumulta nga daw po ng NBA si Draymond Green na mahigit sa $25,000 o umaabot ng 1.3 million pesos dahil sa kanyang ginawa lamang laban sa mga referee. Pero kahit man nga po may nagbayad siya ng NBA ng napakalaking multa ay hindi para naman nga ito natitigil sa kanyang pinagsasabi sa media, gayong tinawag nga pong mahina ang kanilang team matapos silang matalo kontra sa Orlando Magic. Habang dumako naman tayo sa ating huling story na pag-uusapan dito sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Quinn Snyder. Bagamat man nga po, marami nang naniniwala ng mga eksperto na makakabawi na ang kanilang team ngayong season. Pagkatapos nilang manalo kontra sa Cleveland Cavaliers ay wala pa rin naman nga silang kasiguraduhan kung makakapasok sila sa playoffs. Sa madaling salita, nagdedelikado pa rin naman nga po ang posisyon ngayon ng kanilang head coach na si Frank Vogel. Samahan mo pa nang naibalitang may nahanap na naman nga daw po silang isang coach ngayon na pwedeng pumalit sa kanya sa Lakers. At ito nga po ay si Quinn Snyder na kasalukuyan nagtratrabaho ngayon sa kupunan ng Utah Jazz bilang kanilang head coach. Ngunit dahil nga po nahihirapan pa rin naman ang Jazz na maging isang legit na championship contender ay meron nga posibilidad na tanggalin nila ito sa darating na offseason. Kaya isa nga siya sa mga target ngayong kunin ng Los Angeles Lakers bilang kanilang magiging bagong head coach. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayong araw na ito dito sa akin channel ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel. Bisitahin, i-follow at syempre i-like ang ating Facebook page dahil meron din tayong mga NBA balita doon. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan man na mga taga Nueva Vizcaya at sa lahat ng Solid J-Zone TV na mga taga Palawan.